Sa unang pagkakataon matapos alisin ang suspensyon nito sa University of Pennsylvania sa Philadelphia, binalikan ng international student na si Eliana Atienza ang College Green. Ito ang open area sa campus ng UPenn kung saan binuwag ng mga awtoridad ang encampment na tinulungang iorganiza ni Atienza, ang anak ng TV personality na si Kim Atienza. Dito ipinahayag ng mga mag-aaral ng Ivy League School ang pagtutol nila sa gyera sa Gaza at ang kanilang suporta para sa mga biktimang Palestino nito. The right to protest, the right to be able to say what you want, the right to be out in the streets and voice your opinion, I think is very, very important. The past few days there have been an aggressive assault on Rafah. Over 40,000 Palestinians are dead and now more than ever, the world needs to be angry. Iginiit ni Atienza na hindi siya sumusuporta sa Hamas at malaki ang pagkakaiba ng pagpuna sa pagganti ng Israel sa Gaza at ang pagiging anti-Semitic. We need to be able to critique the government, to critique the IDF because of exactly what's going on in Gaza right now. I think once we stop critiquing and the world looks away, then the destruction will continue. Para pahupain ang sitwasyon sa Nooy encampment, pinulong ni UPenn Interim President J. Larry Jameson ang student protesters kasama na si Atienza. Hiling ng mga student protester, mag-divest ang UPenn sa mga kumpanyang kumikita umano mula sa gyera sa Gaza. Isapubliko ang investments nito at depensahan ang Palestinian students. Defend pro-Palestinian scholarship, defend students who protest. Because right now, at least we've seen hundreds and hundreds of students being put in disciplinary trouble by their universities for protesting against what's going on in Palestine. Isa si Kim sa 6 na UPenn students na nasuspindi sa pagsali sa nasabing protesta. Napilitan ng Environmental Studies major na makitira ng ilang araw sa isang profesor at isang kaibigan sa labas ng campus matapos mawala ng access sa dorm sa UPenn. Sa ngayon, iwas social media muna si Atienza dahil pati ang kanyang pamilya ay idinamay na ng mga basher. I think the alt-right media did not have anything about my political beliefs to attack, and so they attacked my family, they attacked the fact that I was a woman, the fact that I wear bikinis, the fact that my dad is on TV, because they had nothing else about my mind or my beliefs to attack. Ipagpapatuloy naman ni Atienza ang kanyang pag-aaral sa UPenn bilang junior matapos ang summer break, pero mananatili sa disciplinary probation hanggang Mayo sa susunod na taon. Para sa TFC News, Don Tagala, ABS-CBN News, Philadelphia, Pennsylvania.